Sa dalawang service natin, mga kapatid, General Conference, I really feel that my heart was shaken. It's about to explode. Ang, bakit, Pastor? Ang lakas kasi ng base. Sobrang lakas ng base. Hindi na mag-expand ang heart ko. Mag-enlarge. Talaga, mga kapatid. Tinitingnan ko pa naman sino ng best. Pamangking ko pa naman si Pastor Misia. I want ko, mga kapatid, but I'm so happy to be here. At ito po inagalak sa lahat ng mga spiritual things na ating pong napakinggan mula po sa ating mga leaders. At ayaw po inagalak. Lahat ng mukha ng Facebook ay puro Ibalong, Mount Mayon, Kagsawa, Revival, Preaching. Tayo na yata ang may-ari ng Facebook. Yes, praise God. At maraming salamat sa Diyos na kami po'y nakarating na maluhati. Umalis kami sa Mindanao, January 14. This is the longest trip just to attend the General Conference. Last February 14, 1 month na kami. Hindi pa nakauwi, mga kapatid. At before I share to you the Word of God, nais ko lang pong magpasalamat sa mga lugar na aming pong nadaanan, mga kapatid. Lalong higit doon sa Tanhai City ay Pastor Pigarong. Sa ating pioneering work sa Baie City, si Pastor Micah Christian. At sa ating magandang gawain sa Bayawan City, sa ating pastor, Pastor Charles, kasama sa kanyang Mrs. Sister Lina. At sa ating Bishop Charlie and Sister Sarintas. At nakarating din kami sa Binalbagan, Pastor Daniel Ligna. At nakabisita tayo sa ating simbahan sa Iloilo City, sa Haro. At pinapastoran po ni na Pastor and Sister Robert Diaz. At nakarating po tayo sa UPC San Jose kay Pastor Marcelino Ismael. Kasama po yun nating mga pastor na nanggaling sa Bugasong at yung pastor natin sa Sibalom. At nakarating din tayo sa Katiklan kay Pastor Roy Romanelios sa Sampiray, Katiklan, Malay, Aklan. Malay ba yan? Malay. Malay, Aklan. At nagka-spend po kami ng one night sa Boracay. Thank you, Lord. Alam niyo, ang Boracay ngayon mas lalong maganda kaysa nung una. At patawid ka lang, 100 pesos babayaran mo. Then doon ako nakakita ng lahat ng tricycle na tumatakbo ay puro e-trike. Fiberglass ang katawan, yung body niya. At magkasya po kahit 8 o 10. Yun lang talaga ang tumatakbo doon. Iisa lang gas station na kita ko doon. Petron lang. Kasi ang dami, no? E-trike. Walang tambutso, walang usok. So, yun po'y napakaganda. At nakatawid po kami papuntang Bulalakaw, Mindoro. At nakabisita rin tayo sa isang magandang simbahan natin sa Calapan, Pastor Edward and Sister Lopez. At nakarating din kami sa campground sa Mindoro, mga kapatid. At ito'y nag-operate na po. At nakarating din tayo sa ating gawain sa Puerto Galera kay Pastor Dominic
At tumawid tayong Batangas and we have joined the inauguration of our headquarters office. Salamat din Pastor Robert Rosiel na nakapunta kami doon sa mainit Hot Spring Tayabas. At last Sunday, nakarating din tayo sa church natin sa Pili. Praise God. Kaya thank God and Diyos ay patuloy na nag-iingat sa ating lahat, sa ating mga paglalakbay. Mayroon po akong tatalakay yung subject ngayon mga kapatid. At pakiplas po sa screen yung Psalms 90 verse 10 and 12. The days of our years are threescore years and 10. By the reason of strength, they be fourscore years. Yet their strength and labor are yet is their strength, labor, and sorrow. For it is soon cut off, and we fly away. Diretso tayo sa 12. The days, so teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. Then ang sunod po mga kapatid, 2 Kings chapter 2, verse 1. In those days, Hezekiah said unto death. And the prophet Isaiah, the son of Amos, came to him and said to him, Thus saith the Lord, set thine house in order, for thou shalt die and not live. I would like to speak on the topic, set your house in order. For you shall die. Thank you, Pastor Cesar, and all members of the Executive Board na binigay akong pagkakataon makaturo dito, mga kapatid. I'm sorry, but we are not going to live this world forever. I'm sorry. You are going to leave your church. Yung pinagpagalan mo, yung pinapayonir mo, maghanda ka na lang. Set the church in order para walang gulo pag mamatay ka. Kung okay yung anak mo, i-prepare mo yan. Kung okay yung asawa mo, i-prepare mo yan. Kaya lahat ng mga asawa ng mga pastor, maghanda rin kayo for any emergency. Talagang mangyayari sa atin yan, mga kapatid. At sa lahat po na ating mga pastor, mag-ingat kayo sa health niyo. Oh, tayong lahat po, mga kapatid, kahit mag-ingat tayo ng health. Ngunit, pagdarating na ang panahon mo, wala na tayong magagawa dyan. Kaya, we are preparing ourselves for revival. We're preparing ourselves to save thousands of souls. Baka masyadong busy tayo sa kapre-prepare. Hindi natin na-prepare ang sarili natin. You have to set your house in order. Ayusin natin ito mga kapatid. It doesn't matter how many churches you pioneered. Walang kwenta yan. When time, death will knock on your door. You cannot say, please come back on another day. Wala yan mga kapatid. Let us be realistic. 50 years from now, I'll be gone. And all of you will be gone too. We are on the year 2024, make it plus 50. On the year 2074, Pastor Jerry, wala ka na. Edad mo'y 40?
50? 50 plus 50, 100? On year 2074, Jerry Marimon. Wala na! Huwag na natin kwitahin! Wala na! Be realistic, mga kapatid. Ang edad ko ngayon, 20 plus 50. Ala, 60 plus 50, 110. Wala na. Sino nagbubuntis yan? Kung mga anak kayo, pag-uwi niyo, 50 years old siya on the year 2074. Malayo. Praise God. Kaya mag-isip tayo. Huwag na tayo magsigig-away. Huwag natin guluhin ang buhay natin sa problema ng ibang tao. Huwag mong problemahin yung iglesia. Hindi naman ikaw mayari dyan. Masyado tayong, masyado tayong possessive sa church. Hindi makatanggap ng invitation kasi wala ako doon. Baka maano ang church. Huwag kang ganyan. Oh. Kahit anong gagawin mo, may problema talaga sa church. Mayroon talagang mga kalukuhan dyan sa church. Mayroon talagang materialistic at mayroon talagang mga worldly, mga rebellious dyan. Huwag ka nang magreklamo. Lahat ng binigay sa atin ng Diyos, raw materials yan. Walang binigay ang Diyos na pitbull na sa dating. Maliban kaya, mga membro ni Apollo Kibuloy, bigay sa iyo. Wala. Okay, don't spend much of your days on the church. Remember, you have your day with the Lord. Ihanda natin ang ating sarili. Sapagkat alam natin, ang iglesia, mga kapatid, hindi talaga mawalan ng problema yan. Habang nasa mundo tayong lahat, may problema. Habang tayo'y nasa mundo, magkasakit ka talaga. Yung lahat ng may sakit, taas ang kamay. Yung hindi nagtaas ng kamay, hintayin nyo, magkasakit kayo. Wala yan. Huwag kayo magtataka, mga membro ng executive board, ang tatanda na, ang mga mukha, mga kapatid, natutupi na sa biyahe. Biro mo naman ang biyahe. Mulang I was licensed 1977. Nung una, pag walang taga Mindanao, maliit lang ang ating atindas doon sa Makati. But the years goes by, mga patid. 1977, year ngayon 2024, ilang years na? 47 years. Ganito ang mukha ng pastor na nanatili sa gawain. 47 years in the ministry. Guwapo pa rin. Diba, Sister Luz? Guwapo ako? Oh, saan yun? Ayan. Bahala na hindi kayo sasangayon. Pero Sister Luz, alam niyo mga kapatid, mag 47 years na rin kami sa marriage namin. Amen. I can't believe it. I survived.
namin sa relationship, palaging nagtatanong, mahal mo ba ako? Ano ba naman? Iwan ko ba yung mga babae? Pinakasalan ka na nga. Pero nagtatanong, mahal mo ba ako? Nahirapan tuloy ako sumagot. Sabi nga niya, kung mahal mo ako, bakit walang flowers ng Valentine? Ang sabi ko, kailan ba yon? Ba't walang flowers? Nako, kung alam mo lang anong problema hinarap namin sa executive board, maamnesia talaga kami. Nagsasama kami ni Sister Luz 47 years. Are you still willing to walk with me for another 47 years, baby? Yun naman ang gusto ng mga misis. Bigyan mo ng pera at saka bulahin mo. Diba? Yun nga eh. Kaya huwag ka daw maghintong mangligaw sa asawa mo. Kaya kayo magpa-asawa, magpaganda kayo lagi. Tuksuhin niyo kami. Suhin niyo kami. At minsan, atakihin din kami. Huwag lang kayong maghintay dyan. Yan naman. I-personal relationship natin yan. Pag nasa loob kayo ng kwarto, pwede kayong mag-backslide doon. Yes, mga kapatid. In every success of a man, there is always a woman. Kaya, if you want more success, more women. Hindi kaya, praise God. Alam ko ang tatagal pa kami ni Sister Luz ng 47 years. Kasi sobrang in love sa akin yan, mga kapatid. Praise God. At sa tagal ng panahon, Pastor Erne, na-develop na rin ako. Ano kaya ang buhay natin, Pastor Cesar, pag wala tayong misis? Hindi maganda yung damit. Praise God, hindi tayo inaayos. Oh, naglalaba ng mga labahan, mga kapatid. Inaayos yung sapatos. Yeah, life will be so lonely without my wife. I can't live. I can't live without her. Life will be so empty without her. I will be crying through the night. Iiyak talaga ako. But after many months, you've got to enjoy life. Kanya ang reality ng buhay.
Kaya mag-asawa, mga pastor natin, I don't care how revivalist you are. When you have a problem with your marriage, it is a kind of a problem that what Jesus said, what therefore God hath joined together, let no man put asunder. Kasi malaking problema yan. Buhay pong misis mo, buhay kayo, naghiwalay kayo, di magandang relationship ninyo. Maganda lang relationship nyo sa tingin ng iba, pero sa loob ng bahay, room number one si misis, room number two mga anak, ikaw, nasa kusina. Magka-problema ang church, may mga presbyter mag-handle. Marami nang ipapalit sa iyo, don't ever think na ikaw lang talaga magaling. You are deceiving yourself. Magaling ka? Nandito pa ako ah. Diba? Praise God. Kaya ayusin, pag-asawa mga kapatid. Wife, pray for your husband. Huwag palaging magsisilos. Yung misis ko mga kapatid, magsisilos yan minsan. Oo. Biro po naman, may mga young people. Pastor Mario, at last I see you. Pasilpi tayo. Okay. Huwag lang isama si misis. May mga young people na ganyan eh. Huwag lang isama si misis. Kasi mangot si tuloy Sister Luz. Natural lang yan sa pag-ibigan. May silos talaga, mga kapatid. Kaya nga sinasabi ko, every time you preach, mga kapatid, pinagwapo ka ng misis mo. Tumayo ka sa pulpito. 200 members, no? Ilan ang mga mata doon? 400 nakatingin sa'yo. May mga budang nakaupo dyan. Sana mapansin ako pag wala na siyang kasama sa buhay. Diba? May mga misis dyan at may mga babae dyan, mga kapatid, na nakatingin sa iyo. Hindi natin alam anong iniisip ng mga yan. Nanalangin ba yan? Hindi natin alam, mga kapatid. Tumayo kayo dito, kaya nga, yung mga misis, ayusin yung mister nyo. Kailangan yung necktie, mga kapatid, nasa ayos. Minsan ang necktie, mura pag bugsay tanahon. Anong bugsay? Parang sagwan, sobrang lapad. Ayusin nyo. Yung mister nyo yung nag-i-insert, bukas yung zipper. Praise God. Kaya magpasalamat tayo nandito sa iyo sa United Pentecostal Church. Pasalamat kami ni Pastor Sister na hindi kami dumaan ng Adventist, hindi kami dumaan ng Saksi ni Jehovah, hindi kami dumaan kay Apollo Kibuloy, hindi kami dumaan kay Almeida. Diretso talaga kami na-convert sa United Pentecostal Church. Dito naman, sa ating konferensya, ang saya natin, pero mayroon ding malungkot. Yung mga opisyal na pag-uwi, civilian na lang, lungkot yan. At yung mga civilian, pagdating dito, na-elect, officer na pag-uwi. Pero kahit ganyan ang mangyari, mga kapatid, posisyon natin pansamantala lang. Please understand that. Wala pong tatagal sa gawain ito. Patay na si Pastor Umpad. Kilidin nyo, hindi si Gajil. Wala na. Natapos din ang kanyang timeline in life. Wala na rin si Pastor Art Martinez. Pastor Alfredo Budicas. Wala na.
Ngunit ang superintendent office ay nanatili yan. Kaya, tayong mga executive board, general officers, mga district board members, huwag tayong masyadong mayabang. Nung una, presbiter ka lang, namamansin ka, nang lilibre ka ng kape. Ngayon, executive board members ka na, mga kapatid. People will remember you, not who you are, but how you treat people. Treat people good. Pag may senior citizen na may dalamig dumundaan, nagbibinta ng walis, binibilhan ko kahit hindi ko kailangan. Extend help. Pagkakain kayo ng karinderya, maglagay kayo ng tip. Kasi yung tumatanggap ng tip, hindi sinasabing, sumpain sana ng Diyos ang taong yun, ba't binigyan ako ng pera? Wala! Nagbigay ako ng tip ng guardian. Pag-uwi ko, nakahanda na lahat. Ang ibig sabihin, mga kapatid, mapansin ka dahil sa magandang ginawa mo sa kanya. Opisyal ka, masyadong kang yung mga pastor sinasaktan mo, yung mga pastor parang walang kwinta sa'yo, tingnan nyo, headquarters office, walang pera dyan. Lahat ng pera ay nanggagaling sa ating field sa mga pastors. Mga pastor, tayo ang bumubuhay sa ating headquarters office. Walang pirang matanggap ang treasurer pag hindi tayo nagre-report. Headquarters office, kaya alagaan yun yung ating mga pastor. Praise God. They are the one who give financial lifeline to our fellowship, mga kapatid. Huwag niyong gawing worker yung mga pastor na kayang-kaya mo na lang pagalitan. Kunting respect naman. Praise God. Pagalitan mo nang walang kwenta. Ayusin natin, mga kapatid. Feeling natin, ganda natin sa Maynila. Ngunit pagdating mo doon sa mga district, you have a cold welcome. Bakit? That is the result of treating people na hindi maganda, mga kapatid. Alam niyo dito sa UPC, ang ganda sa lahat ng organization, sinesearch natin yan, this is the best. Yung Assembly of God at Foursquare, they started good, but they ended in the flesh. Bakit po, mga kapatid? Yung Assembly of God, Foursquare, sobrang strict yan. Kahit relo, bawal yan. Ngunit anong mangyayari sa kanila? Kasama na sa mundo. And they are looking on us and waiting for us to fall and be with the world. Kaya it is by the grace of God. Huwag nating sabihin, be restrained tayo by our own self. It is by the grace of God. Surely the goodness and mercy of the Lord shall follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. Ito, binanggit ito ng kapatid ko, Pastor Romy. Mahihirap talaga pitaka pag puno-puno. Saan yung license? Ang sabi Pastor Romeo, this is your spiritual ATM. Isasaksak mo ito sa UPC ATM machine. Pag mag-preach kayo ngayong linggo, expect it. From ATM machine,
you will receive a blessing. Mag-preach tayo ng youth camp, mga kapatid. There is blessing if you have this ATM machine. You cannot preach if you don't have this ATM. Kasi pag hindi ka na UPC, isasaksan mo doon, sabihin ng UPC machine, transaction denied. Pag isaksak mo ulit, ang sasabihin, you have not renewed your license. Isasaksak mo ito, hindi ka na makapag-preach sa church. Ang sabihin doon, you run for election and you lose. Wala. Hindi nyo makonsider ang halaga nito not until you are out of UPC. Preach ako ng youth camp. Iti-imagine mga patid. Wow, 20K. Ibigay ba nila sa akin yan kung sa Batista ako? Because of this, I can travel throughout UPC in the Philippines. Kaya mga district presbyter, yung hindi na license, huwag na niyong pawalihin yan. Pawalihin pa. Papangaralin yan, mga kapatid. Isimple aatin yan. Opuin mo lang, bigyan mo ng offering. Huwag mong ibigay yung pulpit. You will never know what he is going to say. You will never know what will be his impact among your congregation. Kaya yung palaging nagpa-preach ng mga taong lumabas sa UPC, alam niyo ano nangyayari? Lalabas na rin sa UPC kasi tinuturuan paano mag-apply sa SEC. Praise God. Kaya napakahalaga nito. I preach on youth camp. I preach on conferences. Aywan ko mamaya kung may laman ito. May laman ba kaya ito mamaya? Aywan ko lang. Makonsensya naman sana. Alam mo, sa gawain ng Diyos, dapat masaya tayo, mga kapatid. Hallelujah. Kumplito naman tayo. May mga preacher ang galing talaga para tayong nakurinte. May mga preacher talaga na para tayong dinuduyan. May mga preacher talaga na ang sarap matulog. Kumplito tayo dyan sa UPC, mga kapatid. Oo. May nagpre-preach na, makasuko ba? Magalit. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus, whom do you think what the people say about me? Ang sabi nila, ikaw daw si Elias. Si Elias, alam natin si Elias, matapang yun. Ang sabi naman ng iba, ikaw daw si Jeremias. Ipalaiyak yun. Diba? Ngunit nagsabi ng Panginoon, ako, sino ako sa inyo? Sabi ni Peter, thou art the Christ, the Son of the living God. Ah. At anong sabi ng Panginoon? Blessed art thou, Peter, O Simon. You have received that revelation not by flesh and blood, but from my Father in heaven. I will give you the keys of the kingdom. When you receive a divine revelation of God, of whose He is, there will be a revelation of mission na ibibigay ang Diyos sa inyo. Kaya sabi ng Panginoon, Peter, I will give you the kingdoms. I will give you the keys of the kingdoms. Ang saya ni Peter. Ang bugiro ni Peter, di ba? Oh, bugiro yun. Sunod na chapter. Ang sabi ng Panginoon, ang anak ng tao ay kailangang ipapako sa cross. Kailangang hulihin. Kailangang mamatay. Ang sabi ni Peter, wag na mangyari yun. I will never let it to happen, Panginoon. Ang sabi ng Diyos,
Sabi ni Jesus, pahawa Satanas. Anong sabi? Umalis ka, Satanas. Isabi ng Panginoon, blessed. Sa sunod na verse, ang sabi, Satanas ka. Diba? The Lord called him, blessed art thou, Peter. But on another verse, the Lord said, get away from behind me, Satan. Rebuke yan. Ang mahirap sa atin, yung i-rebuke tayo. You will be rebuked, you will be reproved sa ating mga kaugalian, mga kapatid. Now, for all preachers ng edad po ninyo ay 30 hanggang 40, pakitaas ng kamay. 40, 20 to 40, sige daw. Is God. Wow. Kakaunti lang. Mahina ang recruitment ng ating district board. Yung lahat ng mga minister per 41 to 60. Taas ang kamay. Wow, ang dami. Yung nag-edad ng 20 hanggang 40, magsikap kayo. Wala pa kayong matatanggap na blessings dyan. Kaya huwag kayong magmadali. Praise God. In serving the Lord as pastor for 20 years, doon na unti-unti nang makikita ang mga blessing. Kasi yung bata na inihandog mo, professional na ngayon. Kaya be patient. Gumawa kayo ng gawain. Prime years of your life, 20 to 40. Pag mag-edad kayo ng 40 to 60, you enjoy the blessings. You are in the field. You enjoy the reaping of the harvest, mga kapatid. Kaya nga, kariyamihan sa ating pastors who are pastor for almost 40 years. May sasakyan na, may bahay na, may lupa na. Hindi po gano'n, hindi gano'n kadali. We are on the field. Yung mga nag-edad ng 60 pataas. Goodbye. Bakit naman? Mag-edad ka na ng 70 to 80, wala na. Wala nang spotlight sa atin dito. Flashlight na lang. We must prepare for that. When it's time to go down. Patanda ka na, patos, pakarag-parag ka pa dito. Huwag na. Tapos ka na. Praise God. I-train mo na yung kabataan mo. I-train mo yung kahit sino, mga kapatid. It's time for you to relax and enjoy. But focus yourself still on souls. Souls ang focus mo kahit matanda ka na. The Bible said, though you grow old, I will carry you. Kahit uban na yung buhok mo, hindi kita iiwan. I will be with you. Pastor, awala kasing gana ko sa fellowship ng UPC kasi may mga leaders diyan na ayaw ko. Isa pa ako na ng eleksyon. Boot ka nang no. At sabi, marami kasing nag-iyes eh, nanalo pa rin. E anong magawa mo dyan? Lahat ng galit mo, ilagay mo sa baluta, ubusin mo yung ink. No, 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 no! Huwag kang mangampanyan. Yung galit mo, sinishare mo ng iba. Tinuruan mo ring magalit. Ang kalaban ni Jacob ay kanyang kambal na si Esau. 20 years, Jacob was blessed by the Lord. He was blessed and he was very prosperous. Kahit prosperous ka, you must settle your conflict with your brother.
Huwag mong akalain na dahil malaki ang church mo, marami kong blessing, solve na ang lahat yung problema mo sa kapatiran mo, sa mga ministro mo. Hindi. Ang sabi ng Panginoon, umuwi ka, magpalit ka ng damit, at itabi mo yung mga Diyos-Diyosan mo. Go back to Bethel. Kala kasi ng pastor, kahit mga magulang ay sinusumpa, bless pa rin sila. Di yung ganyan mga kapat. You are blessed because you labored much. But it does not mean na ang Diyos ay sumang-ayon sa iyo. Kaya sabi ng Diyos, umuwi ka. Balik ka doon. Kaya nasa isip niya, ang kapatid niya, ang kakambal niya, si Esau. Paano ba ito? Kaya nanalangin siya, deliver me from the hand of my brother Esau. E paano yan? Pupunta ako Maynila at may galit ako kay Pastor Cesar. Sasabihin ko ba, Lord, deliver me from the hand of Pastor Cesar. At ganun, kapatid ko naman yan. At nakakabatang kapatid ko yan. Pwede ko yung pagalitan. As kapatid. Pero as superintendent, ay wala tayong magawa doon. Diba? Umuwi siya. At narinig ni Esau na uwi na ang kanyang kambal. And he was preparing 400 people, soldiers. E paano lang, isa lang ang nagalit. Bakit nagiging 400? Ikaw lang ang may galit sa kanya. Bakit pati member? Diba? Ikaw lang ang may galit. Ba't nagiging 400? Kasi you distribute your hatred. Praise God. Kaya mga kapatid, it's time for you to prepare ourselves. Sa naalala natin na sa buhay ni Jose at Maria, gustong patayin ni Herodes si Jesus. Kaya naman ipagtanggol ng Diyos. Ngunit ang sabi ng Diyos sa pamamagitan ng anghel, Joseph, Maria, Jesus, Maria, Joseph. Jesus, Maria, Joseph. Pumunta kayong Egypt. Magtago kayo doon. Huwag kayong umalis doon. Not until I will tell you it's time to go back. Di kaya ipagtanggol ng Diyos eh. Pinatago. Nang namatay si Herodes, bumalik ang anghel. Bumalik na kayo sapagkat patay na si Herodes. Yung umalis sa UPC, doon muna kayo sa Ehipto. Maghintay lang kayo. Pagpatay na yung kinapuutan mo, bumalik ka na rito. Hallelujah. Kaso pastor, ang tagal mamatay eh. May maghintay ka nga. We're happy to be in the United Pentecostal Church. And we're happy that our Father prayed for us. Ito po kaming magkapatid, mga kapatid. Wala na si Pastor si... Wala na si Pastor Ray at Pastor Henry. Oh, andito pa. Anim na lang kami. Una pong natapos ni Pastor Ray ang kanyang mission. Ngunit nang nawala si Pastor Ray, lima po ang pumalit. Pastor Mesia, Pastor Dave sa akin, Pastor Kevin kay Pastor Romy, Pastor Earl kay Pastor Ray, at si Pastor Frederick naman doon sa Surigao. Hindi yung kasama sa panalangin ng Father namin, kami lang. But you see, the kindness and goodness of God is not only to this generation,
It goes to all generation. Praise God. Kaya, pag po tayong malungkot mga kapatid na may mga anak kayo na walang interest sa ministry, ipag-pray nyo na lang yan. Huwag yung pilitin. Kung ayaw, huwag mong pilitin yan, mga kapatid. Oh. Ayos, Pastor Manguba. Eh, Pastor Manguba, ang lungkot niyan kasi akala niya, mga anak niya, walang preacher. Eh, yung anak niyang si Lionel ba yan? Aronel, napuntang Amerika. Doon nakapag-desisyon na mag-aral ng Bible School. Siguro nang tumalong siya sa aeroplano, doon siguro na naisip, mga kapatid, baka ano mangyari sa akin dito? Kaya gawa ko ng commitment. Ayun. Nagpapastor na kayo sa UPC Mandawi City, mga kapatid. Kaya, tandaan natin, tatanda din kayo eh. Huwag niyo ipangmayabang yung mukha niyo. Eh, lalo na kayong mga babae dyan. Hindi na kayo yung tipula. Malaking ang gastos namin sa inyo. Malaking gastos namin sa misis niyo. Abot sa inyo. Kasi nag-order yan ng pagpaganda sa mga Shopee, sa mga online. Marami mga kapatid. Kahit ano lang in-order. Eh, ang misis ko, hinayaan ko. Nag-enjoy naman mga kapatid. Ayun ang maganda ng ating misis. Nag-enjoy mga kapatid. Pero huwag sana sobra. Kaya tayong may mga edad na, yung misis natin, mga kapatid, palaging nakahawak sa ating kamay. Akala nila romantic. Yung pala'y ginawa kang tungkod. Woo! Praise God. Pagdating sa shopping mall, inakbayan natin. Di ba? Inakbayan mo, sabihin ng iba, wow, labing talaga, anong labing? Sobrang higpit nga eh. Kasi pag makawala yan, punta doon, ikot doon, nada doon, nada doon. Oh. Kaya nga minsan, ayaw ko sumama sa misis eh. Oh, sige, papasok kayo dyan. Dito na lang kung maghintay sa lactating mothers. Praise God. Kaya, enjoy this ministry. Praise God. Paul said that I might finish my ministry with joy. I'm happy to be a minister. I'm happy that God has called me. I'm happy to become ministers. Yes, we have problem, but the Lord is with us. Yes, we have troubles, but the Lord is our peace. Yes, we experience darkness, but the Lord is our light, mga kapatid. Hallelujah. Set your house in order, for you shall surely die. Wala namang sinasabi kailan. Sana sinabi ng Diyos, kailan? Kaya mapalad yung mga nagkasakit. Kasi makapaghanda talaga sila. Yung mga may sakit dyan, it's time for you, slow down. Stop, look, and listen. Yung, kasi nung kabataan ka pa, masyadong, ano ka, wala kang focus eh. But when you slow down, marupok na yung katawan mo, malabo na yung paningin mo, hindi na maayos ang paglalakad mo, it's a sign you are preparing your house in order. Tumayo po tayong lahat mga kapatid in the name of Jesus Christ. Pasalamat tayo sa kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Pasalamat tayo sa ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Awitin lang natin yung isang awit. I want to thank you, Jesus. Habang inaawit natin yan, mga kapatid, set your house in order.
Set the altar in order. Your praise, your worship, your humility, it must be on order. For we shall surely die. Do your best, for only the best is acceptable with God. I want to thank you, Jesus. I want to thank you, Jesus. I want to thank you. Lord, we pray in the name of Jesus. Help us to set our house in order. Help us, O God, that you will be the number one in our life. That is the right order. The family will be the second, and the church will be the third. We praise you, Lord. We magnify your name. Bless your people. Bless your ministers. Bless each and every one of us. Time is getting short. Give us wisdom to live the remaining years of our lives in wisdom and in your perfect will. In Jesus' name.